Hello, hello, mga kabutangers. Mga kabutangera, hello! Samahan niyo ako, pupunta ako si nanay. Yung nakilala kong nanay noong bago mag-New Year. Gusto ko siyang tulungan. Yung paghahangad ko na matulungan siya, kahit na sa konting paraan, samahan nyo lang ako. Gusto ko rin alamin kung ano ba yung kanyang kalagayan. Ano ba yung gusto niyang mangyari sana sa buhay niya. Kasi alam, ramdam ko kung ano yung nararamdaman niya sa ngayon. Kasi pinagdaanan niyo ng tatay ko noon. Kaya siguro ganito rin ako. Yung pakiramdam na gusto mong may gawin pero hindi mo magawa. Ganun ang tatay ko noong inaalagaan ko siya na halos 3 taon. Kaya siguro ganito ako. Butanghira lang ako pero may puso ako. Di ba? Ay, kahirap na ray. Ikaw ay first time ay. Kahirap. Pero, I'll try my best. O, Gina. Alam ko kung anong iniisip mo ha. Alam ko kung ano naman sasabihin mo sa akin. Sisermonan mo na naman ako ha. Huwag na. Shhh. Alam ko, hindi man ito ang gusto mo para sa akin. Eh, paano? Ito na yun eh. Dumating na. Ganito na. Sorry, Sisi Koy. Love you. Tita Christina, love you. Sa ganito yata ako talaga inilalang. Hindi ko alam. Dito talaga yata ako inilagay. Ewan ko ba. Support nyo na lang ako ha. Ha, mga kabutang era, ha? Ha? Alam ko, supportahin nyo ako, mahal nyo ako eh. Di ba? Di ba? Love you guys. Love you. Love you all. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ay, ano ga? Ay, naiiyak ako. Ay, ayaw, ayaw. Baka bago ako dumating dun eh, ako'y malat na eh, wala akong masabi. Kwan, wala, hindi ako iiyak. Hindi. Salamat guys, salamat. Mga kabutangera, eto po yung nanay na kalunos-lunos. Ang kalagayan na nakita ko bago yung New Year. Sobra pong naaawa talaga ako sa kanya. Sana po mayakap siya ng may mga mabubuting puso. Sana po matulungan siya. Hindi ko po kaya itong mag-isa. Supportahan niyo po ako na para matulungan si nanay. Please. Please, mga kabutangera. Kailangan niya po talaga ng tulong sa pagkakataon ito. Kung mapapansin niyo po, hindi normal ang kanyang galaw. Babae siya. Sobrang nakakadurog ng puso. Isipin na yung kapwa ko babae, ganito ang kalagayan. Yakapin niyo siya, please. Tulungan natin siya. Please lang po. Please lang po. Salamat sa inyo. Salamat, salamat. Alam ko, naririnig niyo ako ngayon. Alam ko na pag-iisipan niya yan. Sana matulungan natin siya. Pakiusap lang po mga kabutangera at salamat sa inyo. Wala po akong masabi kasi totoo na nakita ng dalawang mata ko yung paghihirap niya. Bago pa yung video, nakita ko na siya. Hindi ko magawang videohan kasi sobrang durog na durog ako. Parang yung iba yung pakiramdam na makakita ka ng babae o kapwa mo babae na ganito ang kalagayan. Sobrang sakit sa dibdib. Yung gagamitin mo ko paano? Yung ginagawa ko minsan. Aboy. Naganyan ako. Para makapunta rin sa banyo. Nakakapaglaba pa ako.
minsan nagapangangkop sa katawa na niya ako mag-amo. Magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon sa lahat. Ipinakikilala ko po sa inyo si Nanay. Anong pangalan ng Nanay? Helen. Helen, Nanay Helen. Nakita niyo siguro sa unang video, ano ba yun? Nawala ako sa sarili. Agoy. Nakita niya ako paano siya umalis sa pwesto niya, kung meron siyang gustong gawin, kung ano yung kanyang gustong kunin. Pwet ang ginagamit niya po. So, kailangan niya po ng, anong yun, Nanay? Wheelchair. Wheelchair sana. Pati pambiling gamit. Ganyan. Makapacheck man lang ako. Ano po ba nararamdaman niyo, Nanay? Ito, naninigas ko ito minsan na manig ang paso pa eh. Hindi ko makalakad eh. Na-stroke kasi ako. Medyo stroke. Ginaganong ko nga ang paso ko. Hindi ako makaluto. Nawa ko sa apo ko. Yun lang ang kasama ko dito pag walang ama. Ay, uwi ang ama. Minsan, Biyernes na gabi na. So, kayo lang ng apo niyo magkasama? Kami ng dalawang lola. Ang kasama ko. Ay, kumusta naman yung leg niyo? Hindi, ano niyan? Ito na, kaya lang. Hindi ako nang nakakain muna ng gamot. Pero hindi naman siya nasakit. Ito lang. Minsan manid yan. Siguro dahil yan sa stroke niyo, Nanay. Oo. Kita mo, nagsasapin ako nitong hindi ko talaga ito binibigay ko. Wala kami basuran. Ayaw ko. Ayan yung sapin nyo. Paglakad. Yan ang sako. Ang ginagawang parang makalakad ako. Parang makalakad. Ganyan lang. Ligos lang ako. Kung tagbanyo, minsan nagagapang ako. Pag nagmamadali ako. Kaya nga pag may nagbibigay sa akin, sila nakuha doon ng plato. Binibigyan ako ng pagkain. Inaano ko ng plato doon. Eh, sabi ko, si Tepele nga, kahapon binigyan ako. Salamat doon sa mga tumutulong o nagbibigay sa inyo, sa mga kapitbahay, sa lahat. Tepele, kahapon, ang daming binigay sa akin. Salamat sa kanila. Tapos, ang ginawa ko, binigyan ko salad. Ang dami kong spaghetti. Na binigay sa inyo? Ay, salamat naman. Kahit pa paano na karaos yung bagong taon na may handa. No? Eh, umorder naman yung manugang ko eh. Sabi ng nanay, hindi na may ako magluluto. Ay, sabi ko, umorder ka na lang. Kaya wala naman tayong pera. O, tapos, hindi nyo kakakain kami at sa ano. Minsan, dilatang, ganyan. Meron niya. Dinagala sa amin. Kumbaga, bigay-bigay lang din. Binibigyan lang kami. Eh, sa mga anak niyo, ano po yung masasabi niyo? Bakit? Walang sabihan mga anak niya. Bakit? Wala ba kayong balak na... Wala ba kayong nanay balak na... Nakausap man lang sila, o... Minsan nakausap ko. Sabi, intay-intay daw ako. Ay, yung isa kong anak, walang pakialam. Mas kapag tatawagan ni Gigi, walang pakialam niya. Ay, sabi sa akin ang hipag ko. Intayin mo ngayon mag-usap-usap kami hanggang ngayon. January na, wala rin. Gano kahirap na lang yung sitwasyon nyo ngayon? Yung ibig sabihin yung paano yung halimbawa yung syempre kailangan dumumi paano pagpunta nyo sa bar? Nakakaano naman ako pag ano sa inuduro. Dandaan lang, nangangapit ako. Pero talagang kailangan nyo yung wheelchair. Oo, yung ganun. Pag makalabas na lamang ako para makaikot-ikot ako. Nagbibilid ako doon. Pag mainit na doon, sa pintuan doon, nasarado ko dito. Eh, minsan ako na lang mag-isa, maglalaro ang apo
Uy, wala naman ko magawa. Ikaw lang mag-isa rito sa bahay. Oo, ako lang sa mag-isa rito sa bahay namin. Pag nasa labas yan ako, uy. Uuwi yung ako, uy, hindi ng pera. Kung mayroon, pag wala, ditiis kami, maglola. Mahirap, mahirap ang sitwasyon niya. Mahirap yan, yung, oo, yung bawa... Sinabi mo pa. Yung gagamitin mo sa paglakad ay puwet, di ba? Kahit pa paano, nakakakilos ako ng dyan lang sa baba. Kaya sabi ko nga, dyan sa Panginoon, kaya kung maawa naman kay Panginoon, palakarin mo na ako. Mami, awaan Diyos talaga mga kalangan. Eh, minsan sabi ng apo ko, lakad ka na lula. Sabi ko, pag ako umuwi sa amin, sasama ka. Huwag ka na ngayon uuwi dun, lula. Ayaw naman pumayag. Huwag mo akong iwanan. Saan sa inyo? Sa Bicol. Ah, okay. Eh, tumatawag naman ako sa sabi ng, sino ba yun? Yung asawa ni Jabo. Pero kung makaka-uwi ka doon, tingin mo magiging maayos ang... Door to door? 8 to 5? Wala rin ako doon. Wala rin ayos ang pupuntahan mo kung sakaling doon ka? Wala. Lalo akong mahirapan. Sabi ko na mag-is na lang ako.